Hello mga Kaedic TV and magandang araw sa inyong lahat. Ako na medyo na-depress ako kasi yung ginawa nating bonsai pot ay nasira. I mean, hindi magandang pagkagawa kasi first time ko pa lang. Pero ganyan talaga buhay guys, hindi tayo patuloy lang. Parang in relation to the kung anong dapat natin gawin sa pang-araw-araw, patuloy lang talaga. Medyo na-depress ako kasi gagamitin ko sana yung pot na yun dito sa malaki kong bonsai. Ayan yan. Kaso nasira. Gagawa na lang ako ulit ng bago. So, sa video natin ngayon, ubusin na lang natin yung mats natin. Meron akong mats na natitira. Ubusin natin yung red baliti ang gagamitin natin. Overrack ulit. Pero gamit natin ay recycled material na pot. So hanap tayo ng pot sa likod ng bahay. Dun. So yan. Tara. Hanap tayo ng pot na pwedeng ma-recycled na gamit. Dito sa likod. So kahapon nagsorbi ako. Ito. Ayan. So gagamitin natin to, gawin nating pot. Papatungan ng bato to. Tapos kasi nasira na to nung pagluto, nakalimutan. Ito yung non-stick pan. So gagawin nating pot. So ayan. Okay. Tapos kuha tayo tools. Nako. Yan. So, din natin itong ditanggalin. Dahil ulit. Ha? Ha?
Original mangutugot. Hang kini sa one din sulo. Ripay mangutugot. Oh. So yan na yung ating recycled pot. Ngayon ay go, salamat! Go! So, nagawa natin ito na butas. Buti ito, hindi nasisira. Pwede na yan. Pwede na to. So next natin gagawin ay kuha tayo ng ayan. Compost. Tapos hanap tayo materials dyan na pwedeng gamitin. Yan lang natira. Red baliti ko. Ito, project din to. Ongoing. Yung iba, mga project yan. So, hanap tayo. Yan na lang siguro. Yung red na baliti na yan. Ito. Okay. Medyo okay na yung tubo niya. Ngayon, ito naman yung bato. Gagawin natin. Ayan yung bato. Andiyan na sila. Ayan yung bato. Ayan yung ating pot. Ayan yung ating material na ilalagay sa root cover rack. Tapos need natin ang extender isa. Sana magkasya. Ayan, okay, kasyang-kasya guys. Ganito ang mangyayari nito guys. Ayan, yung pot. Lagay natin dyan. Ayan yung bato. Ayan yung bato. Nakapatong. Tapos yung tanim sa ibabaw ng bato. Tapos lalagyan natin ang buhangin. So, una natin gagawin is maglalagay tayo ng lupa. Sana yung lupa natin. So, ito yung lupa natin.
may mga tumubong. Lupang kasama ang buhangin. So yan. Yun yung ating tapos, next natin gagawin is ang extender. Ayan, extender. So, bago yan, pipicturean ko muna yung before and after. Okay. So, ilalagay na natin yung bato, guys. Ating patong, tapos materials, so ito ang magiging root over red baliti. Be, walang sasay sa cellphone, be. Kanang Samsung. Curi sa ni be. Ha? Curi. Dere, kuan. Dere. Ito ana. Ayaw dia ba dia isin tro ba sa luyo. Ana. Overak. Ah. Terus. Ini siya. Gagawin natin is balik natin yung nasa na yun. Support para di matapon yung lupa habang nag-train tayo ng baliti para kumapit siya dun sa bato. Yan lang. So yun lang, lagay nyo dyan sa informal upright yan.
Lagyan nyo yung ugat sa baba. Paglaki nyan, naka root over rack na yan. Ganyan. Ganyan lang guys. Tapos, gagawin natin. Magal ulit ng lupa na may sagol na may halong buhangin. Mas maganda po yung buhangin. So, hanap tayo yung buhangin. Buhangin. Para mas mabilis, hindi mahirapan yung ugat na tumubo pababa. Na siya. Ito yung rot over rack. Papatubuin na natin yung hayaan natin ito ang iba. Or, depende sa inyo, gusto nyong gawing mats, ito, putulin nyo lang. Ako, ubusin ko itong mats ko to dahil mag-hunting kami ng friend ko ng bagong mats na red na balite kasi wala na akong mats. Ang gusto ko sa balite guys kasi dati pa 2009 bago ako nag-abroad, madaling alagaan, madaling patubuin, tapos maganda yung kanyang kuyat, tapos yung kanyang katawan is talagang pag experiment ka talaga yung kanyang katawan is pwede mong gawing monster. Marami na akong monster dati, kaso lang pinamigay nga pag-abroad ko. So ito, balik ulit sa gawin. Next nating step is biligan natin yan. So, bibiligin natin yan. Tapos, ayan na, papatubuin natin yan after 2 years. Binigyan natin ng ganito para mawala yung air pockets nya. So after 2 years guys, tingnan nyo ulit, titingnan natin ulit at para tayong magbubukas ng gift. And every tree is unique, no, walang bonsai na magkapareho, unique talaga ang isa't isa, hindi pwede magkapareho yan. Kaya yan, si anong papangalan natin dyan? Si Juanito. Juanito na lang. Si Juanito ay hey, nai! Wala mang good. So, eto na, si Juanito. And after 2 years, meron akong Juanita, si Robert Tree naman, ayun si Juanita, mas mataas, exposed root si Juanita. Ayan. Ayan si Juanita. Ito si Juanito, isang red baliti. Yun na ba, parang Robert Tree na baliti. So, papangalanan natin siya.
Nabasa Juanito. Date, unsay date ron be? Ha? Ten, no? 10, 28 so after 2 years check natin ulit to. Sure ako panaki na to, papatubuin natin yan pa kakapalin natin yung kanyang foliage hanggang lumaki tong kanyang trunk. Paglaki ng trunk, syempre lalaki din yung kanyang ugat. Tapos yun naman kanyang vitamins or nutrients is 14-14 every week maglagay para kumpleto yung tubo mula sa dahon, nitrogen sa ugat at sa trunk. So yung PK, nitrogen, phosphorus at potassium. So ayan, PK dapat complete guys ha, dapat complete para sabay yung pagtubo niya. So ayan, okay na yan. So after ilang taon check natin ulit to. 2 years mula ngayon, so 2022 check natin ulit to, update natin ulit kasama ng ibang mga halaman natin. Ayan, yung ating mga ibang halaman, so update din natin yan after ilang kuwan. Si Matangkad yan yan. Ayan si Matangkad, ito si si Fe, yung iba. So guys, so ganyan lang ang ating pag bonsai. Yan naman, wala pang name to, ang dalawa, Argao. I-update ko din yan, medyo makapal na siya. Palagi ko siyang inaabunuhan, so gawin natin na update. Ito man si Fokien. Yung mara, sa pitong nilagay ko, apat lang ang nabuhay. Hindi ko alam kung anong problema ng iba. Yung tatlo, siguro masyadong maliit at wala pang masyadong ugat, kaya namatay sila. Hindi nakasurvive sa ganyang klaseng pagtatanim sa bato. So update ko rin yan. So balik tayo kay Juanito. So yan na, si Juanito. And thanks for watching guys. Kung nagustuhan nyo ang ating video, paki-like, comment, share, and subscribe. At pindutin ang mahiwagang bell o bell notification para updated po kayo sa mga bagong videos natin. At maraming salamat po sa panonood.